Okay po, meron akong kakaibang topic. Huwag natin i-google ang mga sintomas, ang mga sakit na naramdaman natin, lalo na kung may anxiety ka o kahit wala kang anxiety. Bakit hindi maganda mag-google ng sakit? Dati nag-google din ako, pero doktor kasi ako, alam ko naman yung tama at mali. Pakinggan nyo muna to, ah. Medyo kakaiba tong info ko. Medyo malalim to. Ang problema kasi sa Google, ganito. Pag Google kasi, lumalabas yung mga viral eh. Yung mga viral. So pag viral yung lalabas, kadalasan yung mga viral, yung mga mali eh. Siyempre yung mga sakit na kakaiba, yung mga weird, yun na tumataas sa Google search. Diba? By computer yon. Kaya dahil doon, iba makikita mo. Lalabas yung mga article na kakaiba, na medyo weird. Isa pa, pag ginugol mo kasi, computer siya, hindi siya tao, hindi siya doktor. Usually, ma-overestimate mo yung sintomas mo. Tulad ng mga articles na gawa ng kahit anong vlog lang. Di ba, maraming vlog gagawa ng article. Di ba, magre-research, gagawa nila. So, gagawin nila clickbait yung article. Let's say, alamin itong nangyari na may rash ganito, ibig sabihin may cancer ka agad. Pag ganun kasi, matatakot ka na. Ma-overestimate mo. Lalo ka mag-anxiety, hypochondria. Tsaka usually kasi, pag sumulat ng article, let's say hindi naman siya vlog lang. Kahit a well-researched article. Kailangan kasi ilagay nung tao na sumulat yung pinaka-seryoso, deadly, tsaka rare na complication. Palagay natin ang topic, like ako, cardiologist ako, topic ay chest pain, masakit ang dibdib. Oh, let's say, isang babae, meron sa inyo nakikinig, 30 years old, masakit ang dibdib. Hindi pwede hindi ilagay nung tao sa article niya na yung sakit sa dibdib, pwedeng atake sa puso, mamatay agad, pwedeng aneurysm, puputok, pwedeng embolism, mamatay agad. Hindi niya pwede hindi ilagay yun eh. Aortic dissection, hindi niya pwede hindi isali. Kasi hindi magiging complete yung article niya. Diba? Hindi magiging complete eh. Paano kung merong may chest pain, 1 in 1 million na tao merong aortic dissection na hindi niya sinulat. So, kailangan niya ilagay. Pero, rare naman, almost ang liit ng chance na makuha. Okay? Palagay natin, nose bleeding. Diba? Karamihan naman nagno-nose bleed. Kahit sino nagno-nose bleed. Pero, pag sa article, kailangan sasabihin, ay, nasopharyngeal cancer possibility. Pasilip mo yung ilong mo. Pacheck sa ENT. Baka may cancer. Dito mataas ang incidence. Lalo na pag madalas tumudugo. Blah, blah, blah. So, ma-overtesting ka. Ma-overthinking ka. At the more you search, kasi computer siya, hindi siya tao. Pahirap ng pahirap. Pa-extreme ng pa-extreme. Anong mga sites pwede mo puntahan? Actually, ako, ang tinitingnan ko, syempre, alam ko kasi yung mga evidence-based, yung mga mas malalalim. Alam namin yung mga PubMed, yung pang-doktor. Merong article mismo, mga journals, sa mga, yung mga JAMA, mga American Heart Association, Harvard. Maganda rin man yung Harvard. Mayo Clinic, okay din. Cleveland Clinic. Kaya lang yung mga article nila, syempre, general yon. Mahirap gamitin na pampagaling ng sariling sakit eh. Parang hindi mo ma-apply eh. Sinabi lang niya lahat ng sakit, anong dahil, hindi mo matutumbok sa'yo. So, ano best gagawin mo? Okay, ganito ang best gagawin. O, para sa may pera at walang pera. Ang best gagawin mo, syempre, number one, papacheck up ka sa doktor. Okay? Hanap ka ng doktor na sakto sa sakit mo. Kung baga, problema. Punta ka sa specialist sa baga. Kung puso, sa puso. Kung hindi, kung alanganin, dun sa general doctor. Kaya lang, kahit nagpa-check up kayo sa isang doktor, una may bayad, baka mahal. Minsan, hindi kahiyang sa doktor, baka busy yung doktor, or hindi mo nagustuhan yung pag-explain. Pwede rin yon. Kaya pag hindi kahiyang sa isang doktor, kaya lagi ko sinasabi, mag-second opinion ka.
hanggang makahanap ka nung doktor na hiyang ka sa kanya. Okay? So yun talaga ang best choice. Pa-check ka sa una, o pag-alanganin ka doon ka sa pangalawa, doon ka medyo sanay, doon ka. Kaya lang siyempre malayo, mahal. Nasa sa inyo naman yun eh. Pero yun ang pinaka-safest. Ngayon, pangatlo, hindi naman sabi na bola ko kayo, pero para sa akin na, kung gusto nyo pangatlong option, panoorin nyo yung videos ko. Okay? Hindi ko sasabihin na panoorin nyo lahat ng videos ko. Kung meron kayong anxiety, mas okay sa akin. Ang dami ko ng videos na gawa, halos 4,000 na. Piliin nyo yung videos kong mahahaba. Yung mga, wag yung shorts, wag yung reels, mga pauso lang yun eh. Mahirap yung mga 1 minute, di mo makukuha yun. Hindi mo makukuha yung information. Piliin mo yung lampas 10 minutes, lampas 15 minutes na video ko, kahit anong topic, basta mahaba. Varicose, diabetes, heart disease, anxiety, high blood, basta mahaba, yung mahabang ginawa ko. Doon, mas tatama ka. Bakit? Sabi mo, Doc, pareho rin naman yung video mo. Actually, kala nyo lang pareho. Hindi siya pareho. Alam mo bakit? Kasi ako, pinipili ko yung video ko. First, pinapakalma ko yung pasyente. And next, pinipili ko yung pinaka-common muna. Palagay natin, sakit sa dibdib, chest pain. Pag chest pain, hindi ko sasabihin ito mangyayari. Pwedeng buto, muscle, baga, tiyan, puso, aorta. Hindi ganun ang pag-discuss ko eh. Pag sakit sa puso, sasabihin ko ganito, depende sa inyo. Pag sakit sa puso, sakit sa dibdib, 90% yan, baliwala. Sakit sa dibdib, 90%, natulog ka lang. O nadaganan mo lang yung dibdib mo, okay? Pag kaya mo ituro sa isang daliri, sakit sa dibdib, hindi na yan sakit sa dibdib. Kung kayo ay 30 years old, batang babae, kalimutan mo na yung sakit sa dibdib, di ba? So, malabo ang chance na may sakit ka sa puso, di ba? Pag inuunahan ko ng ganun, so 90% ng tao, okay na, safe na, kalmado na. Sino lang mag-iingat sa sakit sa dibdib, chest pain? Yung lampas 50, lalaki, diabetic, mataba, hindi nagpapacheck up, mataas sugar, tapos medyo mabigat. Yun. Pag yun na sumakit ang dibdib, 50 plus na mataba, na maraming mga sakit-sakit, sumakit dibdib niya, yun may chance na ma-heart attack siya. So, hinihiwalay ko na agad. Hinihiwalay ko na yung common sa hindi common. Ngayon, meron din ako mga videos na a few viral, siguro kung meron mga uso, minsan natatopic ko, o yung mga senyales na tinuturo ko, warning signs. O warning signs lang naman siya, pero lagi ko naman sinasabi, maaari, posible, hindi naman talaga aabot eh. Usually kasi alam nyo, buhay maiksi lang naman eh. Kung mamatay, mamatay, di ba? Lahat naman... Sorry, lahat naman namamatay. Kaya mas bata nga kayo kaysa sa akin eh. Ang gusto ko lang, sabi ko nga, mula mabuhay, mula mamatay, at least nagawa natin ng tama para sa sarili natin. Huwag lang tayo magkamali ng malaki. Diba? Ayaw natin yung mabubuhay ka pa sana ng mahaba, nagkamali ka ng gamutan, hindi mo nagawa to. Hindi ka uminom ng maraming tubig o hindi mo ito ginawa, simple lang. Diba? So, yun lang ang ayaw ko. Yun lang iniiwasan ko. O minsan, dahil maling akala, nag-pain reliever araw-araw, nag-ibuprofen siya everyday. O nasira yung kidney, nag-dialysis, maagang pumanaw. Ayaw natin ganun, diba? Kasi common sense yun eh. Yung mga simpleng ganun, ayaw natin maimali kayo. Okay? Kaya ganun ginagawa ko. Kaya makita nyo yung video ko, kakaiba siya. Okay? Unless meron ako, syempre, meron din ako a few videos yung mga bad foods, good foods. Ano lang yun? Common lang naman yun eh. Pag sinabi namang bad, di naman ibig sabihin, wag mo kainin. Di kainin mo konti kung gusto mo. Mas iiwasan mo lang naman. Tapos, isa pa, bukod sa common not common ginagawa ko sa video ko, lagi kong ginagawa, ito hindi nyo alam to. Hindi nyo to alam. Lagi ko ginagawa, inuuna ko yung gamutan na pang mahirap, pang walang pera, pang pobre talaga. Yung
Yung pang wala talagang wala. Bago ko tinatas, anong gamutan ko? Let's say, unang gamutan ko, tubig lang eh. Inom ka lang ng tubig eh. Pangalawa, magdadasal ka lang. Oh. Pangatlo, ano, huwag ka lang umire. Diba? Mga ganyan lang. Huminga lang ng malalim. Libre naman hangin eh. Diba? O pag merong pera, sabi ko, kumain ng saging. Diba? Dinatry ko muna sa lahat ng pwede. Hangin, langit muna. Doon muna tayo. Diba? Pag na-relax ka na, may pera ka pa, diba? Doon tayo magpapalaboratory test. O kahit ECG lang sa puso. Diba? Tapos unti-unti, kung may pera pa, ay doon ka na pupunta sa doktor. Doon ka na magpapa-X-ray, 2D echo. Ngayon, kung may pera pa, may sakit, may bara sa puso, eh siyempre ako, cardiologist. Meron talagang angioplasty. Meron talaga angiogram. Sa murang ospital, pero mura is mahal pa rin. Di punta tayo PCSO, hingi tayo sa politiko. Ganun naman ang ginagawa. Meron din namang bypass na hanggang todo operation. Pero kung wala ka lahat nito, hindi ka, wala kang pera pang bypass, pero may mga options kasi talaga na mas maganda magpa-opera eh. So, binibigay ko muna yung simple. Di dun muna tayo sa libre hanggang langit, lupa, tubig, saging. Di hanggang dun muna tayo. Ngayon, kung di mo kaya yung mamahalin, meron namang option din na iniisip ko lagi yung mga collaterals. Kasi ibig sabihin, anong collaterals? Minsan yung puso natin magaling eh. Kung lagi ka ng chest pain, laging barado, minsan hinihilom niya sarili mo. O tinitiis mo lang yung sakit. So pag laging nag-chest pain, laging may angina, yung puso gumagawa na sariling ugat. Nangyayari yun eh. So pwedeng easy-easy lang, tuloy mo lang yung maintenance mo, yung mga kung anong binigay ng cardiologist nyo, hindi ko nasasabihin dito. Kasi kanya-kanyang tao, kanya-kanyang timpla. Hindi pwede sabihin nga dito eh. Kung sa article, susulat nila lahat, baka bilin mo, di na ang kamali ka. Ako, sasabihin ko agad, oh, hindi mo pwede inumin, pero ang gamot ay mga aspirin, beta blockers, mga ACE inhibitors, mga statin. Pero hindi ko papabilis sa'yo kasi nga hindi mo nga kakayanin mag-isa. Ma-overdiagnose ka. And lastly, okay ah, meron pa akong ginagawa na kakaiba na hindi nyo alam. Ginagawa ko to, okay naman ako dito eh. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ng pera. Pag may, baka nabasa nyo yung mga vlog, kung meron kayo nakikitang vlog na gawa ng ibang tao o meron siyang website, eh kailangan niya siyempre may views. Diba? Para may views, gagawa siya ng clickbait na title. O, hindi ko naman sinasabi, pero merong ibang vlogger, syempre, yung title nila, pang clickbait, pang gulo, pang excitement, pang ano. Yung akin, hindi ko naman kailangan. Kaya nga, di ba sabi nyo, boring ako. Oo. Boring, tama naman. Boring, gumagaling naman. Boring, din ko naman kayo dinadala sa mali. Di ba? Although, paminsan-minsan, kung may mga hot news, tinatopic ko rin, kasi minsan gusto nyo rin naman malaman yung mga hot news. Pero birang-bira lang yun. Oh, kahit yung mga sex topic, mga birang-bira. Yung mahalaga lang yung mga ano hindi ko tinatopic masyado. Karamihan ng topic ko yung basic na pampabuhay mula bata hanggang matanda hanggang senior. So dahil ginagawa ko to, gusto ko lang kayo matulungan, gusto ko mababuhay nyo with or kita mo ha, wala pang monetization noon. 2009 pa lang, 2010 pa lang. Wala naman pera dito social media 2009. Kinakarir ko na to. Libo-libo na video ko. 2004 pa nga nasa radyo, nasa TV na ako eh. 'Di ba? Yung lugi pa nga ako, babayad pa nga ako ng airtime noon eh. 'Di ba? So, ginagawa ko na ito noon. Kaya 'yun nang nakikita kong difference. Sana nakikita nyo rin. Na-explain ko lang sa inyo para maintindihan nyo paano kayo kumuha ng medical information. Tapos, syempre, tulad na sinabi ko, pinakamaganda pa rin, pumunta sa doktor nyo kasi harap mo yung doktor mo at mas bagay yung ginagamot niya para sa'yo. Sana naintindihan nyo yung sinasabi ko kung bakit delikado mag-Google ng sakit. Ako nag-Google ng sakit. Ano ka lang, isip mo lang, mamatay ka na agad eh. Paano kasi computer siya eh. Hindi siya tao. Mahirap ganun.
matutuliro tayo, lalo na may mental health problem. Kasi yung videos ko, tulad na sinabi ko, yung mahaba, yung mas relaxing, yung mas kalmado, di yun na lang ang mas piliin ninyo. Salamat po. God bless.